Ng kababaihan, Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ang bayan mo'y nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang mga gawa. O Maria, ipanalangin mo kami sa harap mo'y sumasamo. Magalak si Maria ang ina, ipinagdiing walang sala. Lubhang malinis sa tanang kababaihan, Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhing Maria. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga taong inalulundan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Mabuhi sa Diyos. Mabuhi sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan. Ang mahal na birhing ipinaglihing, walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kaniyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ko ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki.
Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lamang iyong magdaranas, ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Pasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo't wina. Ah,
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagumilhanan si Maria sa ganong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayon'y ika-anim na buwan ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakalawak at napakadakila po ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ngayong panahon po ng Adbiyento, tayo ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang pag-alala, pagsasariwa, at paggunita sa pagsilang ng ating manunubos. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang solemnidad ng Immaculada Concepcion. Ito po ay isang pistang pangilin, hindi lamang sa kadahilanan na kailangan nating magsimba kung kaya tayo ay naririto ngayon. Subalit, upang higit na makilala natin
ang kadakilaan at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Tunay at lubos ang ating paniniwala na si Maria ay ipinaglihing walang bahid dungis na kasalanan. Ito'y nakaugat sa plano ng Diyos upang magkaroon ng isang malinis, busilak at mabuting tahanan sa sinapupunan ni Maria ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Alam po ninyong napakalaking pribilehiyo ang mapiri at mahirang bilang ina ni Kristo. Sapagkat ang daladala ni Maria sa kaniyang sinapupunan ay hindi ordinaryong tao. Siya ay totoong tao at totoong Diyos. Kaya naman, karapat-dapat siyang tawaging full of grace, bukod kang pinagpala. Bakit? Sapagkat mayroon siyang pusong marunong makinig at sumunod, a listening heart, hindi nakakapagtakang ganito na lamang ang respeto at pagkilala na iginagawad natin kay Maria. Kung ang Diyos nga, binigyan siya ng pagpapahalaga at pagkilala, tayo pa kayang mga tao ang hindi kumilala at magpahalaga sa mahal na ina. Napakapalad ni Maria. Alam po ninyo kung bakit? Nahawakan, nakasama, naaruga, nahaplos, at nayakap niya ang Diyos. Kaya naman, kung tatanungin tayo kung sino sa mga nilalang ang nakaranas ng gayong karanasan, walang iba kung hindi si Maria. Tanging si Maria lamang at si San Jose. Kaya naman sa Magnificat ay ganito na lamang kalaki ang kagalakan ni Maria. Subalit sa pagpasok natin sa mahal na araw, kung gaano kalaki ang kagalakang ito, ay mapapalitan naman ng kaniyang mga hapis sa kamatayan ni Jesus. Mga kadiboto at mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, hinahamon tayo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na kagaya ni Maria, makibahagi at makipagtulungan tayo sa mga gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Hinahamon tayo na kagaya ni Maria na kahit sa maliit na paraan, sundan natin ang lahat ng kalooban at nais ng Diyos na maganap sa ating buhay. Marami tayong plano, ngunit bigyan natin ng pagkakataon na mas higit na maganap ang plano ng Diyos sa ating buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya, manalangin po tayo sa isang espesyal na paraan na tayong lahat na tinawag niya ay makaganap din sa misyong ito kagaya ni Maria at tumugon tayo ng bukal sa ating kalooban hanggang sa dulo ng ating buhay. Lagi nating tatandaan ang ating pagtugon sa paanyaya ni Jesus ay nangangailangan ng iba yung pagbubukas palad at pagbabahagi ng sarili. Naway lagi nating tularan ang mga halimbawa ng ating mahal na inang Maria na buong puso at kababaang loob na sumunod sa kalooban ng Ama. Amen.
purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo, kasakalinis-linisang pagliliis sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama at lumikha. Sa bawat panalangin ang itutugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitikas sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan ng ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming panalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang ala.
sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghintay kami kay Kristong darating. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kaniyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kaniya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kaniya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ni ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Isang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Inanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng Mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection bukas December 10, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas Mabuti ang Pagsunod Kaysa Paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Chascon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector, Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na hindi mo itinulot manahin ni Mariyang Birhing Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Inang sakdali nis aming ay hihingi sa Diyos Ama namin awang inimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.